Yo, what's up guys? Kumusta kayo lahat? Ako okay lang naman, kayo ba? Second day na nga pala to ng ginagawa nating daily vlogs, no? Sana gumana tong sana maganda yung maging produkto ng ginagawa natin, no? On the way pa rin tayo ngayon sa work. Ayan, kung titingnan ninyo. Yun. Diba? Yun nga. Hindi ganun kaganda ang panahon. Makulimlim pa din. Siyempre, may bagyo nga daw eh. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod, no? Ngayong second day, siguro tingnan natin kung makakapag upload na ako yung mga vlogging setup ko, itong mga ginagamit ko pang vlog, tsaka yung mga gagamitin ko pa. Sige, kita-kita tayo mamaya guys, ha? Yo, what's up guys? Dito na naman ulit tayo. Medyo mabilis yung biyahe natin ngayon, no? Kasi maaga tayo umalis. Malalaman pa natin yan pag nasa show na tayo mamaya, no? Tapos sabay after ng Bonnie, tas EDSA, the normal way na dinadaanan natin. Tas yun, yung sa work na, sa Jupiter Street. Tingnan natin kung ano yung mga mangyayari pa sa daan. Ano ba? Marami tayong pwedeng pag-usapan mamaya pag uwi. Siguro gagawa ako ng pwede natin mga pag-usapan ng mga tropa. Tapos sana within this week magkaroon tayo ng 100 na subscriber, no? Tapos on the way up yan, sana maging tuloy-tuloy ang pagdami nila, no? Tapos magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin sa channel na to, no? Tatry ko mag-upload bukas ng gaming vlog, kung ano yung pwede natin gawin, no? Sige guys. Okay, bye-bye ulit, ha. Nga guys, dito na tayo ngayon sa office. Mamaya ulit. Yo, what's up guys? Kumusta? Ito na tayo, pauwi na tayo ng bahay. Yan, no? Mukhang maluwag naman ang ating dadaanan na lugar kasi wala pa ng mga alas 5. Nagbe-build up yan usually mga 5:30 onwards na dun sa dinadaanan kong lugar. Yan, no?
sobrang luwag, sobrang luwag mga tropa. Paano ba? Gusto nyo bang tingnan natin ng ano? Bigyan natin ng matinding time lapse, no? Tapos sabay mamaya may papakita kong lugar sa inyo. Tayo nyo lang. Tropa, ito na yung sinasabi kong lugar sa inyo. Kung makikita ninyo, ayan o. Oh. Ikigilid ko ah. Yan. Kita ba? Kita naman siguro, boto. Tapos yun, meron doon kung makikita nyo yung shampoo bar. Tagilid meron din. Ito yung mga lugar, mga tropa kung kailan paggabi. Maliwanag. Literal na maliwanag mga tropa at madami ding tao pa din kahit na gabi na. Itong buong hilera na to kung makikita nyo yan, paikot yan. Isang hilera siya. Para siya paikot, isang hilera. Tapos, pagtawid mo doon, meron pang kaunti. Mamaya, papakita ko sa inyo pagtawid natin. Ayun guys. Tayo ngayon sa Makati Ab. Medyo balado siya pero moving naman kung papansin ninyo. Yan lang, dahil ako doon sa motor. Next na talaga ito ng hayop na drive ng motor na ito eh. Ayun o, imbis na nakakuha na tayo ng pwesto doon sa kabilang linya, hindi pa tayo nakakuha dahil sa kanila. Yun, pero nakalusot pa rin naman tayo dahil meron tayong angking galing. Pag-iaba. Ayan, kung titingnan nyo yung usad na yan, no? Medyo malayo pa yung biyahe natin. Ha? Nung mga bata pa kayo, ano yung mga ginagawa ninyo pagka umuulan? Kasi ang naalala ko nung kabataan ko pala, mga tropa, pagka umuulan, lalo na pagka May, yung unang patak ng ulan. Tama ba? May yun? Hindi ko sure eh. Basta yung unang patak ng ulan bago mag-June. Bago mag... Isang buwan yung bago mag-June. Yun nga, May nga ata yun. Lumalabas kami ng kapatid ko niya para magpaulan kasi may pamahiin na kapag na ulanan ka daw ng ganun unang patak after nun sa amin, sure yun na lalakas yung resistensya mo, di ka magkakasakit. Di ko alam pero merong pinanggalingan yan na fact siguro kasi hindi naman mangyayari yan, no? Or meron niyang pinanggalingan na mga myth, no? Kaya ganun. Tapos syempre kapag yung may bagyo na, pinakamasarap na pakiramdam nun yung kakanselahin yung pasok, di ba? Pero marirealize mo later in your life na pag nagtatrabaho ka na, na yung pagkansela sa pasok na yun, hindi yun masaya kasi namimiss mo yung isang araw na pwede ka matuto, na pwede ka makapag-aral, na pwede mo makasama yung mga kaibigan mo dun sa eskwelahan. Depende kung may mga kaibigan ka sa eskwelahan. Kasi kami, meron din naman kami mga kaibigan ko na kapatid ko. Pero mas gusto namin ng kapatid ko yung nasa bahay lang, nagpapahinga, ganun. Pero ngayon, honestly sa akin, na-miss ko yun, yung ganun, yung nag-aaral, yung pagka sobrang lakas ng ulan, maglalaro kayo ng mga kaklase mo kasi wala naman kayong magagawa, lumalakas yung ulan, di ba? Tapos masarap din yung pagka umuulan, umihigop kayo ng champurado kaya ng lugaw, no? Na may itlog, no? Pero
meron ako weirdong na nasasarapan ako na pag umuulan, yung pag bumibili kami ng, meron kasi dati doon sa bahay namin sa may Quezon City. Bumibili kami doon ng mga pangmeryenda. Ang sarap niya kainin habang umuulan. Yung mga kikiam, fish ball, squid ball, ganon. Di ko sure kung ba't, ano, kung bakit ganon yung ano nila. Bakit ganon yung nararamdaman ko sa pagkain ng ganon. Tapos, siyempre, pinaka masarap pag ganon, yung pagka natutulog ka, eh wala naman ka, hindi naman tayo lahat pinalad, diba, nung kabataan pa natin. Wala tayong mga aircon. Pag umuulan, dun masarap. Kasi, yung buga ng electric pan, yung hangin na nilalabas niya, ang lamig. Para ka na rin naka-aircon, diba? Ang saya ng ganun. Ang saya isip, alalahanin ng pagkabata, no? Madaming masasayang alaala ang bumabalik pagka umuulan din, syempre. Ano pa ba? Kayo ba? Ano ba mga ano ninyo, mga tropa? Mga naalala ninyo pag umuulan nung kabataan pa kayo? Comment nyo nga below dyan sa comment box natin. Kasi sure yan, meron kayong na ano din nun. Naaalala kapag bumabagyo, umuulan, diba? Lahat naman tayo eh, minaalala. Depende nga lang kung masaya o ano yung depende sa'yo. O sige tropa, bibigyan ko kayo ng patinding time-lapse video ulit. Sige, mamaya ulit. Vlog ko ngayon. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa channel ko, ha. Hit niyo na rin yung notification bell para once na mag-upload ako ng video, mananotify kayo. At syempre, mapapanood niyo agad yun. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-unlad, mga tropa. Lahat tayo may pag-asa.